Alright, so for today's vlog, ayan, dito na naman tayo sa Moldex, San Jose del Monte, Bulacan, sa Barangay Sapangpalay proper, kung saan kumpleto ang kanilang amenities. Meron silang swimming pool, may clubhouse, may basketball court, children's playground, healthy living, mapuno, tahimik, safe. Yun yung pinaka-importante pag bibili ka ng property. At kung ikaw naman ay senior na hindi mo na kailangan ng malaking bahay, gusto mo sa baba lang lahat. Ngunit gusto mo ng isang katulad nitong subdivision, tahimik, no? Ang pwede kong ma-recommend sa inyo, si Cassie Model Unit. For our Cassie Model Unit, meron siyang minimum lot area na 84 square meters. Ayan yung ating facade. So, ang 84 square meters natin na lote ay hanggang dito. Yan, yung puno na yun doon. So, this is provision for one car garage. Okay, so ang lot area niya ay 84, ang floor area ay 30 square meters. Pasukin natin kung anong meron si Cassie. Then yung price ay ilalagay ko po sa dulo ng video. Okay, so this is our Cassie model unit. Livable na, mataas yung ceiling. Pagpasok natin sa loob ng bahay, ang mapapansin agad natin is yung mataas niya na ceiling. Tapos naka-cove light na rin yung part ng ating living area. So, ayan no. So nakikita ko, ito yung ating pinaka-living area. Pwede dito yung ating L-type na upuan. Tapos dito sa side na to, pwede mong ilagay dito yung inyong TV. Dito, sa portion na to. Nang sa ganun, pag ilagay mo naman dyan yung inyong dining area, ay makikita pa rin nila yung TV dyan sa side na yan. Plus, kagandahan pa dito ay malalapad yung kanilang mga bintana. So, meron silang isang bintana, dalawang bintana. Meron tayo ditong pintuan palabas ng ating papunta doon sa ating service area and parking lot. So, again, pasilip ulit natin. Yan yung ating living area and dining area. And this side is our kitchen area. Okay? So, dito naman sa tabi ng ating kitchen area ay andito yung ating toilet and bath. Ipakita ko sa inyo kung anong time over niya. So, sa tiles natin ay nasa flooring lang. Tapos, ano bang size ng ano na to? I think it's 20 by 20 na tiles. Isang patong lang yung tiles nila. Kayo na po ang bahala magtaas ng ating tiles kung gusto niyo po ng floor to ceiling tiles. Kompleto na rin yan. Meron tayong shower area. Meron tayong shower, Meron tayong lavatory. And of course, yung ating water closet. Then, pinakamalaga syempre yung ating kwarto. Pag senior na tayo, dapat nasa baba lahat ang kwarto. And I think enough na yung ating isang kwarto. Okay, so dito meron tayong isang bintana, mataas yung ating ceiling, at kulang na lang din yung ating tiles. So that's all for our bungalow house and lot. Tapos, pasilip ko po sa inyo kung ano yung nasa labas nito. Ayan. So, that's Giselle model unit. So, that's around 2 million pesos. Later on, magkakaroon tayo ng video dyan. Okay? So, kung gusto niyo naman po ng isang bungalow house and lot na kasi, tapos bilhin niyo po yung katabing lote, po pwede po yun. Basta, katabi niyo yung lot. Pwede kayong bumili. Alright, so next nating sisilipin, hindi na natin puputulin to, no? Si Cassie kanina na meron dalawang isang kwarto. Next naman nating sisilipin is yung ating Sandy model unit. So si Sandy model unit, same din yung lot area niya. Magmula dito sa ating light post, this is 84 square meters magmula dyan, hanggang dito naman sa kabilang side. So ang lot area niya ay 84 square meters and ang kanyang minimum or floor area ay 35 square meters. So, mas malaki lang ito ng 5 square meters. Doon kasi ay 30 square meters, then this is 35 square meters. Okay? So, meron tayong space on our front for our landscape area. Yun yung pinakamalaga doon, lalo na pag senior na yung titira sa bahay. Nang sa ganun din ay maaliwalas yung labas ng bahay natin pag magtanim-tanim ka ng mga puno na katulad niyan. Diba? Okay. So, pasok tayo sa loob. Ito, yung space niya for your parking lot. Hanggang dito naman sa likuran natin.
yun dito. Meron tayong setback dito na 2 meters para naman sa ating service area. Then, this is our model unit. So, ang turnover natin dito ay wala tayong tiles. Okay? May paint, may partition. Naka-drop ceiling na yung ating living area. Tapos, ito naman yung ating living area. So, meron tayong isang bintana dyan at isang bintana din dito. Then, this is our 3-seaters dining table. No, malalaki. No? Malalaking upuan yan. Actually, it can fit up to 4 kung maliliit lang yung ating upuan. Yung mga maliliit ngayon na uso ng mga dining table. Alright, so next is our 2 windows. Yan, isa, dalawa, tatlo. So, bali tatlo na yung ating bintana. Then dito, yung ating toilet and bath. Sa ating toilet and bath, complete yung ating fixtures, no? We have shower area. Meron tayong water closet. And of course, yung ating lavatory. Tapos yung ating tiles naman ay nasa half na siya. Alright? Tapos naka-drop ceiling din dun. You know? Ganda. Then, this is our kitchen area. So, sa kitchen area naman, ang tiles natin dito ay hindi granite. Ano lang, 30 by 30 na ceramic tiles. O, meron tayong access dito papunta sa ating likuran. Yan. So, kung gusto niyo pong i-extend yung inyong kitchen area sa likod o ilipat yung inyong kitchen area sa likod nang sa ganun ay lumaki pa yung ating living area in dining area po, pwede nyo pang gawin yun kasi ang dami nyo pang space. May space ka on your front, may space ka on your side, may space ka naman dito sa likuran. Yan ang kagandahan pag bungalow house and lot, no? Unlike pag mga townhouses, ang ventilation mo na lang is front and back. Wala ka ng ventilation sa kabilang side. Not unless kung end unit ka. Ito yung ating bedroom number 1. So, sa bedroom number 1 natin, ayan, naglagay sila ng isang bed or single bed. Tapos, meron itong space para sa inyong vanity, mirror, table. Tapos, meron siyang space para naman sa inyong cabinet. Yan. Tapos, punta tayo sa kabilang kwarto. This is the master's bedroom. Well, your master's bedroom. Nag-fit naman dito yung ating double size na bed. Ayan siya. Tapos, ito naman yung ating space para sa ating vanity mirror. And of course, yung ating space for our built-in na cabinet. So, ayan. Spacious pa din yung ating mga kwarto. For 35 square meters, guys. So, yung price nito ay ilalagay ko sa gilid para malaman ninyo kung magkano yung ating sample computation or magkano yung ating total contract price plus yung ating down payment and monthly amortization. So, by the way, this is only available through bank financing and in-house financing. So, hindi dito available yung Pag-IBIG financing. Okay. So, that's all.